Good afternoon. Welcome po dito yan sa ating tambayan tuwing hapon. Ito nga po ang programa kung saan ay hatid namin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with Laverne D, your afternoon devotions. At tayo po ay magsasalo-salo, magsasama-sama at magja-jamming sa pamamagitan ng mga music. Plus, of course, ang makasaysayan na pag-aaral at mas pinahabang afternoon devotion, maya-maya lamang po yan. At pag-uusapan natin, of course, may kinalaman sa ating buhay at pamumuhay. At sa mga kaibigan po natin na first time na nakapag-tune in sa ating programa, hindi po aksidente yan. Meron po magandang layunin ng Panginoon para sa inyo. And sa mga kaibigan din po natin na nagtatanong, tayo po ay napapanood namang every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 5:30 ng hapon via facebook.com/shortafternoondevo o kaya naman sa facebook.com/trzcmph o kaya naman pwede nyo rin pong hanapin sa YouTube kung kayo po ay tutungo doon. Kung hindi kayo makakaya makipagsabayan sa amin ng 5:00 ng hapon, punta na po kayo sa youtube.com sa inyong mga browsers at /trzcmph o kaya naman sa YouTube mismo, isulat nyo po Solution with Laverne D. Yun, makikita-kits na po tayo. At samahan nyo po kami sa ating mga pag-uusapan at mga pag-aaralan. And today, ako, gusto kong ulit at muling pabatiin ng happy, happy belated birthday sila Ate Nila Toreda at si Pastor Vegan Manzano. Dahil sila po ay talaga namang biniyayaan ng edad. Hindi ko natatanungin kung ilang taon na sila. Basta mahalaga doon, patuloy po ninyong nararanasan ang kapayapaan, ang kagalahan, ang biyaya ng Diyos dahil kayo ay sadyang mahal ng Diyos. At sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, kami po ay nakikigalak sa inyo. And of course, binabati ko rin ating mga kaibigan na makakasama bukas. Excited na po kami para sa ating BF Resort Bible Study Group. And sa mga kaibigan natin sa Caloocan, hintayin niyo po kami dyan. Dahil coming soon, pinaplano natin yan. Nakakatuwa ang Panginoon talaga kapag pinagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo maubusan ng mga pagkakataon para pagsaluhan natin. And of course, sa ating pagpapatuloy, gusto ko munang pasalamatan si Justine Montejo. Muli po ay sinasamahan niya tayo ngayong hapon. And of course, si Jane Cardosa. Binabati niya rin ang kanyang mga magulang. Hopefully ay nanonood sila si Sister Daisy at ang kanyang malaking tatay na si Brother Lucky. Yan, happy, happy watching sa inyo. At kay Baby, mga babies nila dyan. Ano pangalan ni Baby? Si Matthew. Yan, bunso nila yan. Maraming salamat po. And sa ating pagpapatuloy, narito na muli ang ating mga pag-uusapan dito lang sa Question of the Day. Ano kaya iyon? Ulitin natin, kung meron kang gustong itanong sa Panginoon, ano kaya iyon? At ilan po sa mga nagbigay sa atin ng mensahe, gusto ko munang batiin at basahin ang kanilang kanilang mga saloobin. And of course, maya-maya, meron din tayong videos na interview courtesy ni Brother TJ. Samantala, sabi ni Sister Cherry Young, why do people have to live and die? And Anna Faye Ordonia, sabi niya, bakit ako pa? Sino gusto mo? At sabi pa niya, bakit hindi na lang pantay-pantay ang estado ng buhay ng lahat ng tao? Bakit kailangan may maghirap pa? Sabi naman ni Brother Alvin, paano ko po malalaman na ako ay tinawag para maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isang iglesia? And Isabel Balastigue, sabi niya, Lord, paano? Yan, talagang with emotions talaga. Anong paano, Bel? Anong, what do you mean, kapatid? Ayan, ilalang po yan sa mga kaibigan at mga kasapakat natin sa inspirasyon. Dito yan sa Solution, your afternoon devotion. At samantala, kaibigan, sa pagpapatuloy, wow, isa pong napakagandang paalaala sa ating awitin mula sa panulat ni Mr. Junzi Marcelo at awitin sa atin ni Mr. Ruben Laurente. Isang katanungan, paano nga kaya kung wala kay Jesus? Dito yan sa tuloy-tuloy na panonood at pagtutok sa Solution, your afternoon devotion with Laverne D. May busilak na araw ang isinilang sa gitna ng dilim. Sa pagbulat sa isang katotohanan,
dati di maangkin. Sa hirap ng pasanin, sa pilit kong buhatin, sa karamihang suliranin. Ako'y iyong tinawag, agad mong ang binuha, ngayon'y naunawa ang ganda. Karamdaman man kaya mong ipuin sa takdang panahon, ang hitwaan may kaya mong walang paghaglahi. Paano kung wala ka, Jesus? Kung hindi mabangaag ang kakwiran sa gitna ng gulo, tanging tinig at lising mo'y kulihan. Sa iyo ang takbo, may bagong pangunawa kapag nagtitiwala, ang puso'y nagiging payapa. Nagkakalaki-laki sa mga nagsisili, ang pangyayaring sumasabi. Nasaan na ang pag- Babalik tayo at tuloy-tuloy lang yung pagtutok at panonood. Dito po rin yan sa yung afternoon gig. And this is Solution, your afternoon devotions with me, Laverne D. At maraming salamat po sa awiting atin na pakinggan mula kay Mr. Ruben Laurente. Awiting isinulat ni Mr. June J. Marcelo hango sa 70th album ng FEBC Philippines. Maraming salamat po sa awiting yang Paano Kung Wala Ka, Jesus, na naghatid sa atin sa ikalawang bahagi na ating programa. Dito pa rin yan sa Solution, your afternoon devotions with me, Laverne D. At kaibigan, paano nga kaya kung wala si Jesus? Ano na ang mangyayari sa ating buhay? Siguro po tayo ay pupulutin. Sabi nga nila sa angkungan, or sa saan pa ba? Sa kamotehan, or saan bang lugar? Sa lugar na talagang wala tayong pag-asa. Pero kaibigan, praise God. Purihin po ang Panginoon. Kaya po isinilang ang Solution o yung ating programa ay para po ipabatid sa atin. Buti na lang, nandiyan na ating Panginoon at isinilang dahil po sa kanyang kamatayan ang bagong covenant o yung bagong tipan na siya nagatid sa atin sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Samantala, alamin natin ilan sa mga katanungan ng mga taong, alam mo na, umiikot sa puso nila ang mga tanong na marahil ay daladalahin nila sa haba ng panahon. Pero dalahin po natin na masagot po ito sa ating mga programa. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang issue na talaga namang marami ang nagtatanong. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, narito na po muli ang ating Question of the Day. Sa totoo lang, marami tayo, o ako muna lang, marami akong dapat itanong sa Panginoon. Pero, tao lang tayo, alam na natin na tumutulong siya sa atin, lahat siya nasa atin. So parang wala akong karapatang magtanong na kung ano pa ang kailangan ko, kung ano pa ang gusto ko. Kung totoo ba siya? Kasi yun eh, di ba? Sa mundo natin, halo-halo na yung paniniwala. Hindi mo na alam kung sino paniniwalaan mo. Hindi mo sa sa'yo ito, sa sa'yo ganyan. Wala eh, hindi ko alam kung sino na ba. Sino na ba yung paniniwalaan mo. Isa din yan sa mga tayo, ba't nagkakagulo tayo? So yun ang tanong ko, totoo ba siya? Magkakaroon ako ng chance na magtanong sa Panginoon. Siguro gusto kong itanong kasi, di ba nakalagay sa Bible,
pinili niya tayong mga anak niya even before the creation of the world. Ang gusto ko itanong, binigyan tayo ng free will. Paano yung, di ba ang Panginoon ang pumili sa atin? Paano yung mga tao na hindi niya napili na tumanggap sa kanya? Yung ba dun ba mag-fall yung free will natin na natanggapin siya as Lord and Savior? O kung sinabing pinili na tayo beforehand? Yun yung gusto kong malaman. Maraming salamat po sa mga sumagot at nagpa-interview. Courtesy ni Kuya TJ Tabausares and of course si Ate Michelle Ciudadano, dahil sila po ay tumugon sa ating katanungan. Ito yung ating soul's question. Ay, kung meron kang gustong itanong sa Panginoon, ano kaya iyon? At talaga namang basang-basa natin yung, alam mo, maraming tanong talaga ang tao. At dalayan po natin sa mga tanong na yan ay magkaroon tayo ng solution maya-maya lamang po. Kaya naman kaibigan, sa ating pagpapatuloy, narito na po ang ating mas pinahabang afternoon devotion. Siyempre pa, mula dito yan sa ating programang Solution. So, muli po ang ating katanungan this week. Kung meron kang gustong itanong sa Panginoon, ano kaya ayon? Kanina napakinggan ko doon sabi nung isang na-interview po ni Kuya TJ Tabausares. Sabi niya, kung meron akong gustong itanong sa Panginoon, eh wala akong karapatang magtanong. Pero alam niyo po, sa totoo lang, dahil siguro sa ating mga nakagisnan na napakinggan at pinaniwalaan, akala natin ang Diyos natin ay napakalayo at medyo, alam mo na, Diyos siya at hindi ka mo pwedeng tanungin kung ano yung gusto mong itanong sa Kanya. Alam mo, merong yung sense ng layo, no? Walang sense of intimacy. So ang tao, just to be safe, huwag na lang magtanong. Keep quiet na lang because Diyos siya eh. Pero alam mo kaibigan, ito yung first good news natin. Even though siya po ay Diyos, malaki, makapangyarihan, alam mo kaibigan, He loves it when you ask from Him. Uulitin ko po, kahit po siya po ay makapangyarihan, matayog, at sobrang laki. Pero alam mo, sobrang mahal na mahal ka niya. At kahit anong gusto mo itanong, huwag ka mag-alala, hindi ka niya babalikan, sasaktan, paparusahan, hindi po ganun ang Diyos natin. Because God loves you so much. Ikalawa naman po, pag-usapan din natin, sabi nung isang kalalakihan kanina, nalilito na siya eh. Sino ba talaga ang Diyos na dapat sambahin? Well, sa panahon po sa ngayon at maging noon pa man, pilit pong nililito na ng Diablo ang tao. Tungkol po sa kung ano nga ba ang totoo, ano ba talaga, sino ba ang Diyos na dapat sinasamba? Kaya po nagkalat ang samot-saring relihiyon sa ngayon. Alam mo kung bakit? Para takpan ng kalaban ang mga tao sa katotohanan, para hindi nila marinig ang Ebanghelyo. Bakit? Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Verse 4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So kaibigan, bakit po kaya tinatakpan ng kalaban ang mata ng mga tao? Alam niyo kung bakit? Let me give you an illustration. Halimbawa, merong isang mag-asawa naglalakad sa isang mall. And then merong naglalakad din sa harapan nila isang napakagandang babae na siya po ay talaga namang very much revealing yung kanyang damit. Nakikita na po yung kanyang flesh. At sa sobrang ganda niya, pwede po siyang ipanlaban sa Miss Universe. Of course, sa katotohanan ito, yung asawang babae tatakpan yung mata ng lalaki. Bakit? Sa sobrang ganda at maaring maibaling ng lalaki o nung asawang ito, yung kanyang mga mata, hindi sa asawa niya, doon sa babaeng sobrang ganda. At ganun din po ang pakiramdam at ang alam na katotohanan ng Diablo. Dahil sa sobrang ganda, sa sobrang napakahusay ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At kapag nalaman po ang kasimplihan nito para maligtas ang bawat isa, eh tapos na po ang Diablo. Yun ang kinakatakot ng Diablo na malaman mo. Dahil ang tao po sa ngayon, ginagawa niya komplikado ang paglapit sa Diyos. Kaya po hindi makakilos ang Diyos dahil hindi ka nagsasalita, ayaw mo siyang kausapin. Dahil ang Diyos po natin ay kumikilos base sa paraan na siya ay pinapahintulutan mo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya,
Alam mo, ito po ang ito po ang isang katotohanan na dapat po nating malaman. Sa sobrang ganda ng ebanghelyo, gagawin ng Diablo, papapangitin niya yun. Nang sa gayon, hindi ka magkaroon ng interes sa ebanghelyo o sa gospel. Pero ang katotohanan po, isipin mo, bakit niya tinatakpan ang ating mga mata? Dahil pag nabuksan ang mata mo, tapos na siya. So, pag-usapan natin sa ngayon, ano ba yung gospel na tinutukoy po ng verse 4 ng chapter 4 ng 2 Corinthians? It is the gospel of Christ. Ano ba yung mabuting balita ni Kristo? Hindi po sinasabi dito sa verse na ito na the gospel of Abraham or the gospel of Adam or the gospel of Elijah, David, or Moses. No, it's the gospel of Christ. Kaya naman sabi po ni Apostle Pablo in Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Why? "For it is the power of God unto salvation to those or for everyone who believes." Mga kapatid, ang gospel po, it's the grace of God. It's Jesus Himself. God gave Jesus. Ang biyaya po ng Diyos ay inclusive. It's for everyone. Ngayon, sino po makatatanggap po nito? Silang maglalagak na kanilang pananampalataya as if ganito po yan. Palagi kong ginagawang illustration dito sa ating programa. Nagluto po na napakasarap na ulam o isang lutuin na ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. Ito po ay inclusive. It's for everyone. Ngayon, kung sino po ang titikim o kakain ng kanyang niluto, ito po yung yung kanilang pagkilos, paglalagak ng kanilang pananampalataya, ang makapag-e-enjoy ng biyayang ito. So silang hindi tumikim, hindi po nila naranasan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Because the gospel is all about the will of God. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, ibinigay po niya kanyang bugtong na anak sa mundo, ipinanganak, para lamang magdusa at mamatay. And of course, bakit siya namatay? Para tayo po itubusin sa ating mga kasalanan. And on the third day, God raised Jesus from the dead because of our justification. At ito po ipinapatutuhanan sa atin ng Romans chapter 4, verse 25. Let's read this. Jesus was delivered up because of our offenses. Siya po ay nilagay sa krus para po sa ating mga kasalanan, and was raised because of our justification. Wow! So ito lang po ang gusto ng Diyos sa atin. Kapag kinilala po natin ang kalooban ng Diyos, which is He gave us Jesus to be born, to suffer, to die, and to be raised from the dead, and then, kahibigan, ganun lang kasimple. Paniwalaan mo, ilagak mo ang iyong pananampalataya, gaya po na sinasabi ng Romans 10 verse 9, ligtas ka na. Okay, basahin po natin. Romans 10 verse 9, "That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead." Bakit kailangan maniwala ka sa puso mo na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay? Because this is the proof, sabi nga ng Romans 4:25, na tayo po ay pinaging matuwid sa kanyang harapan. And then, yun na po yun, you will be saved. So ibig sabihin po ng gospel, siya po ay nagdusa at ipinako sa krus alang-alang sa ating mga kasalanan. Ngayon, nung nilagak natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon po ng tinatawag na divine exchange. If you remember yung pinag-usapan natin nung Tuesday, inangkin po niya ating mga kasalanan at tayo pong bilang nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, inangkin po natin ang kanyang katuwiran at kabanalan. Ang tawag doon, divine exchange. At tayo po, naniniwala, binuhay si Kristo mula sa mga patay. Bakit? Ito po ang isang katotohanan na tayo po ay pinaging matuwid ng Diyos sa kanyang harapan. And then, anong sabi po ng verse? You will be saved. Ganun lang po kasimple yun. Pero pinapahirap po ng maraming tao. At yun po ang ginagawa ng kalaban. Hinahayaan ng mga tao na pahirapin ang ebanghelyo nang sa gayon lumayo ang tao sa Diyos. Hindi na lang magtanong. Malilito. And then, ano mangyayari sa kanya? Napapahamak. So kaya po tayo merong ganitong klaseng programa. Dahil gusto po namin ipabatid sa inyo ang napakaganda at napakasimpleng ebanghelyo. Pero kaibigan, gusto ko rin pong ipabatid sa inyo na meron pong kumakalat na turo sa ngayon. Actually, hindi lang ngayon, matagal na po ito. Na ito po itinuturo ng mga big or mega churches sa atin pong paligid sa ngayon. Nasabihan, ito nga po ang tanong natin eh, pinili lang ba talaga ng Diyos ang mga maliligtas? Kagaya po nung sinabi nung isa sa mga na-interview natin kanina, yung pinakahuling nagbigay ng kanyang katanungan. So, totoo bang pinili lamang ng Diyos ang kanyang ililigtas?
So ibig sabihin, namatay lamang ba ang ating Panginoon Hesukristo sa ilan, sa kanyang mga pinili? O yung tinatawag lang, the elect? So, is this the gospel? Ito po bang ebanghelyo? Well, kaibigan, hindi po ito ang sinasabing ebanghelyo. Because John 3:16 is so clear, for God so loved the world. Wala pong qualification doon. If you are part of this world, ikaw ay tao. Wala pong sinasabi dito, the elect. Wala po. That He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ang Diyos po, hindi, of course, basically, He came for Israel. Pero alam mo, nung binigay po si Kristo, ibinigay na po siya para sa buong mundo. Because He loves you so much. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos Ama. At ang katotohanan po dito, sundan pa po natin ang isang verse pa. 2 Peter chapter 3, verse 9. Para po patotohanan sa inyo na wala pong naisin ng Diyos na merong mapahamak, merong ilang maligtas. Okay, let's read. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ano po yung word na repentance dito? Again, metanoia. Gusto po ng Diyos, kapag napakinggan nila ebanghelyo, magkaroon sila ng pagpapalit ng kanilang kaisipan. Change of mind. Because, ang sabi po dito, not willing that any should perish. Hindi po kalooban ng Diyos na isa ay mapahamak. Pero meron po tayong free choice. Meron tayong free choice natin, meron tayong free will. Nasa atin po yung pagpili. So, hindi po pwedeng kontrolin ng Diyos yun. So, ang puso po ng Diyos sa atin, kaya po tayo po ay binigyan po ng binigyan tayo ng pahintulot ng Diyos sa ipahayag ang salita ng Diyos. Because gusto po ng Diyos na ang bawat isang tao ay maligtas. Ito po ang puso niya. But some Christians today believe that limited atonement lang po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo just for the elect or pili lamang po ng mga tao. Ito lamang daw po ang pinili ng mga tao. But the scripture is telling otherwise. 1 John chapter 2, verse 2. And He Himself is the propitiation or atonement for our sins. And not for ours only, but also for the whole world. Alam niyo po itong mga passages na binibigay ko po sa inyo, napakalinaw. Yun pong kamatayan ni Kristo. It's inclusive. It's for everyone. Hindi po ito ibinigay sa ilang lamang pong tao. Usually po, kaya po nagkakaroon ng confusion ng mga ibang mga kapatiran natin sa body of Christ, believing na limited lang daw po ang atonement ng Diyos kay Kristo. Limitado lang daw po at pinili niya lang ang mga maliligtas. Because ito pong verse na ito, Romans 8 verses 28 until 29. Okay, pag-usapan po natin ito kung ano ba talaga ang konteksto ng mga talatang ito. First, let's read Romans 8, 28 to 29. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Verse 29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay, this time, umahimayin po natin ang sinasabi ng verse na ito. Prayer line, pag-usapan po natin. Muli po, Romans 8 muna tayo, verse 28. And we know. Sino po yung we dito? Believers. Sila ang naglagak ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay, we know. Hindi po ito yung elect. We, tayo mga naglagak ng ating pananampalataya. That all things, take note, all things, even bad things na atin pong ginawa, dulot ng ating wrong decisions, will work for good, together for good. To those who love God. So, sino po? Ang sinasabi dito, take note. Of course, God loves everyone. Pero ito pong promise na to, kahit po nagkakamali kayo, yung pagkakamali ngayon, bunga ng malimong choices, will work together for good. Pero exclusive po ito to those people who love God back. Sila po nagmamahal sa Diyos. And to those who are the called according to His purpose. Now, the question is, what is God's purpose? Sino yung tinatawag na who are the called? Of course, believers. At yung tanong po dito will answer, the answer is found in verse 29. For whom God foreknew,
He also predestined to be conformed to the image of God. So dito po yung word na, for whom God foreknew. Ano ba ibig sabihin ng foreknew? I believe this passage is telling us, parang ganito po yan, let me give you an illustration once again. Nung kami po na aking may bahay, nasa sinapupunan pa lang po yung aming mga anak, bago pa man po sila isilang sa mundong ito, meron na pong tinitibok ang aming puso. We foreknew what's best for them. Why? Because we love them. Ganon din po ang Diyos sa atin. Ang naisin ng Diyos, yung pinakamabubuting bagay dahil siya po ang Diyos ng kabutihan ng mga bagay na sakdal. So for whom? God foreknew. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ano po ba ibig sabihin nun? Sundan po natin ng 2 Corinthians 3 verse 18. Ipaparaphrase ko na lang po. By just beholding the beauty of the finished work of Jesus, nakatingin ka sa kanyang mga tinapos na gawain. Hindi ka nakatingin sa sarili mo. Once again, by beholding the beauty of the finished work of Jesus on the cross, we believers are being transformed into the same image of His Son from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Ito po ang tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. Dahil He wants us to be conformed into the image of His Son that He might be the firstborn among many brethren. So yun po ibig sabihin nun. Samantala, meron po ditong words sa verse 29 ng chapter 8 ng Romans na talaga po nagbibigay ng confusion sa maraming tao. At marami po ang mga ibang kapatiran natin, naniniwala sila. Ito pong salitang ito na talaga namang meron lamang pinili ang Diyos na maliligtas at yung iba talaga namang hindi po kasama sa langit. Okay, this word, it causes confusion po sa mga believers. It's the word predestined. People who believe in limited atonement, they define the word predestined as destination. Ibig sabihin, they believe that there are people who are predestined to go to heaven and there are people who are predestined to go to devil's hell. Bakit ko sinabing devil's hell? Because ang hell po, talagang hindi naman para sa kung kanino man. It's just for the devil and his angels. Ngayon, ito po paniniwalang ito na yung predestined is a destination, hindi raw natin pwedeng questionin ng Diyos because He is a sovereign God. So walang pwedeng makapag-question. Kapag ginawa niya yon, marapat siya at siya ay kataas-taasan, kabanal-banalan, at ang bunga ito ng kanyang kaluwalhatian. So is this true? Mga kapatid, a big no, hindi po ito ang sinasabi ng Diyos. Okay, let's go back. Sinabi ko kanina, devil's hell. Bakit po devil's hell? Because according to Matthew chapter 25, verse 41, i-paraphrase ko na lang po. Hell was created or prepared for the devil and his angels. Hindi po ito nilikha para sa mga tao. And mind you, in Isaiah 5:14, alam mo, sabi po dito, lumalaki daw po ang impyerno. Ibig sabihin, nung nilikha ito, it's just fit for the devil and his angels. Pero bakit lumalaki? So ibig sabihin, hindi talaga nilikha ng Diyos ito kasama ang mga tao. Pero may mga tao ang pinili nila na hindi nila mahalin ng Diyos. Since po ang Diyos binigyan tayo ng free will, hindi kanya kukontrolin para piliin mo siya. You have this free choice or free will. So, once again, ang impyerno po ay nilikha ng Diyos, not for you and for me. It was created, prepared for the devil and his angels. So again, what is this predestined means in Romans 8:29? Tingnan po natin yung context, mga kapatid. Nang sagayon po, let the Bible answer the Bible. Romans 8:29, predestined. Nandun po yung word na yun eh. Is it about man's destination? Believing that some will go to heaven and some will go to the devil's hell? Or is it about your destiny? I think and I believe with all my heart, sabi po ng konteksto dito, na He also predestined to be conformed to the image of His Son. Image of His Son. It's not a destination, it's a destiny. Because we believers are destined to be like His Son. Reigning in life, tayo po iyon. So, the context is not about destination, but destiny. Ito po ang puso ng Diyos sa atin. We are predestined to be like His Son, to be like Jesus. So, ang atin pong solution
Alam mo, ang ganda po ng Ebanghelyo talaga if you only understand the Bible. Our destiny is to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. That's Romans 8:29. So ang destiny po natin, sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 17, basahin ko lang po yung B, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. We are destined to reign in life through the one Jesus Christ. At ito po ang destiny natin bilang mga mananampalataya. This is God's love for you. He wants you to be conformed to the image of His Son. At kaibigan, ito pa po ang good news. Nangyari na po ito all because of the finished work of Jesus. Once again, sabi nga po ng 1 John 4:17, God will judge us according to Jesus, sa kanyang merits. As Jesus is, so are we in this world. Now to answer the question, pili lang ba ng Diyos o pinili lang ba ng Diyos ang mga maliligtas? Hindi po. Binigyan niya po tayo ng free will to choose. Ngayon, kaibigan, ibinigay niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak para sa lahat. It's up to you kung siya po ay tatanggapin mo. Pero I suggest, kaibigan, because He loves you, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pwede namang hindi eh. Karapat dapat po tayo sa impyerno, but hindi po nangyari yun dahil mahal ka ng Diyos. So I urge you, kaibigan, I encourage you, kaibigan, tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. At siya po ang dahilan ng isang buhay na punong-puno ng buhay at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito. At dalayan ko po na nagbigay po ng kaliwanagan sa atin at ating mga pinag-usapan. Dito yan sa mas pinahabang afternoon devotion. Siyempre, pahatid sa inyo ng programang Solution. And this time, kaibigan, samahan mo ako, tayo po ay dumulog sa Panginoon at ilapit natin sa Kanya ang napakayamang biyaya ng pagbubukas na ating kaisipan. Ito po ay bunga ng Kanyang labis na pag-ibig at lubos na pagmamahal para sa akin at para sa iyo. Kaya kaibigan, let's pray. Samahan niyo po ako. Aming Ama, maraming salamat po once again sa isa na namang edisyon, isang episode na naman na patuloy mo kaming tinuturuan sa iyong napakasaganang biyaya, napakayamang salita na siya nagdudulot sa amin ng kagalakan, ng kapahingahan at kasiguruhan sa aming kaligtasan. Salamat, O Diyos, dahil ibinigay mo ang iyong kaligtasan para sa lahat at nasa amin po ang desisyon kung ito po ay aming tatanggapin. Kaya naman, Panginoon, dalayan ko po ang pagkakataong ito ay kung sino man ang nanonood sa ngayon, ay sabayan mo ako. Ikaw ay, kung meron kang pagnanasa, natanggapin ang ating Panginoon bilang iyong Diyos, tagapagligtas, sabayan mo po ang panalangin ito. Aking Diyos, kinikilala ko ang pagdurusa at kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Kristo ay alang-alang sa aking kaligtasan. Dahil ako po ay lubusan mong iniibig at minamahal. Kaya naman sa oras na ito, tinatanggap ko siya bilang aking Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At lahat ng aking mga pasanin sa buhay na ito ay inilalaga ko sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na ako po ay merong kapahingahan, may kasiguruhan sa aking kaligtasan sa ngalan ni Hesukristo. Ito po ang aking samot panalangin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. At Panginoon, maraming salamat sa iyo, kaibigan, na tumanggap sa Panginoon. At Panginoon, patuloy namin pinagmamapuri ang iyong kabutihan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa aki'y di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo.
much. And that was Miss Trisha Amper Jimenez sa Awiting si Kristo. Ay, sapag sa akin, hango pa rin po yan sa 70th album ng FEBC Philippines na naghatid sa atin sa huling bahagi ng ating programa. Dito pa rin yan sa Solution Your Afternoon Devotions with me, Laverne D. At maraming salamat po sa isang napakagandang awiting paalala sa atin na si Kristo po ay sobrang sapat sa atin. At kaibigan, mapanghahawakan po natin para sa isang taong kagaya mo na naglagak ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ibigyan, sinasabi po ng mga verses na pinag-usapan natin kanina, kapag tinanggap mo siya, kinilala mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas at kinikilala mo na siya ay nabuhay mula sa mga patay, ibig sabihin ito po ay pagpapatunay na ikaw ay ginawa na niyang matuwid sa harapan ng Diyos, that's it. Ligtas ka na. Kaya wala ka nang dapat pang ikapangamba. Kung ano man po ang iyong mga napapakinggan, na ilan lang daw po ang naligtas, well, kaibigan, balik-balikan niyo po ang scripture. Balik-balikan niyo po ang sinabi ng ating Panginoon. Dahil, it doesn't make sense kung namatay na rin po ang ating Panginoong Jesus and then pipili lang o elect lang ang mga ililigtas niya. Kung ako po ang Diyos, if that's doctrine is true, kung ako po ang Diyos, ibinigay ko ang aking bugtong na anak, tapos yung mga taong ililigtas ko, pipiliin ko lang, hindi ko yata gagawin yun. Ililigtas ko na rin lang, ilalahatin ko na. Why? Diyos ako eh. Ang kalikasan po ng Diyos ay mapagmahal. Hindi pwedeng sasabihin mo na hindi mo siya pwedeng questionin. He is a sovereign God. Hindi po ganon. Alam nyo, the more po na hindi kayo lumalapit sa Diyos na natatakot kayo, hindi mo siya pwedeng questionin. Alam mo, baliktad po eh. Ang Diyos po, He loves it when you ask from Him. Kaya mo hindi natatagpuan ang sagot, natatakot kang lumapit. Pero kaibigan, alam niyo po, we have this boldness. Sabi pa nga po ng 1 John 4:17, kapag tayo po ay established sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, we have this boldness on the day of judgment. Hindi ka natatakot. Why? Because God will judge you based on the merits of Jesus. Kasi pag nakikita ka niya, nakikita niya si Jesus. So, sabi po ng verse doon, as Jesus is, so are we in this world. So tayo po, huwag kang matakot lumapit sa Diyos. Dahil alam mo kung bakit? Anak ka niya. Ligtas ka magpakailanman. Hindi po nakabase sa inyong mga ginawa ang inyong kaligtasan. This is a gift. Hindi po ito reward. Dahil ba mabait ka, mabuti ka, ikaw ay tapat, obedient ka, dahil ikaw ay ligtas, hindi po nakabase doon ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay nakabase sa mga ginawa po ng ating Panginoong Jesus. And then, nagtiwala ka. Then, ganun lang kasimple, ligtas po kayo. At ang kaligtasan po, it's for everyone who will believe. Pero kapag hindi po kayo nanampalataya, hindi po kayo kasama doon. Pero I suggest and I encourage you, kung kanina po kayo po ay sumabay sa panalangin, have faith. At umanap po kayo ng church kung saan ipapalaguin po ang inyong pananampalataya sa tunay na Ebanghelyo ni Kristo. Huwag po kayo makikinig sa mga napapakinggan natin na pili lamang ang mga iniligtas. This is not true. This is not the gospel. Dahil ang gospel po, Jesus, once again, gusto ko lang pong iwan sa inyo itong last verse na lang. Kuya, pwedeng pakilabas mo to sa ating screen. 1 John chapter 2, verse 2. And He Himself is the propitiation. Or yung word propitiation, atonement for our sins. And not for ours only, but also for the whole world. That's why God said in John 3:16, for God so loved the world. Diba? Napakalinaw po noon that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kapag sinabi po ng Diyos, napanghahawakan. Pero pag sinabi ng tao, hindi natin mapapanghawakan. So, kaibigan, I pray sa mga katanungan po natin itong nakalipas ng araw na sagot po ng salita ng Diyos. Dito lamang po, pinag-usapan natin sa programang Solution. So, kaibigan, yung question po natin nung Tuesday pa lang ay, bakit mahirap magpatawad? Bakit, anong question natin kahapon? Ang question natin kahapon, ay nakalimutan ko tuloy. Bakit ka lagi nagkakasala? At ngayon naman, pinili lang ba ang mga maliligtas? Ibigan, kung ang basehan mo yung mga ginawa ni Kristo, ibigan, ang kasagutan po dyan, wala po sa sarili mo. Kapag nakatuon ang mata mo sa Panginoong Hesus Kristo, panalo ka. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay matagumpay. At ikaw ay talaga namang wala na pong kapangyarihan ng kasalanan laban sa'yo. At yan po ang katotohanan. So, maraming salamat. Nakasama natin kanina si ating Justin Montejo at ngayon po ang assistant ni Kuya Aves D bilang ating technical director, si
Ate Yani D, ang aking bunsong anak. Ang ano bang ginagawa ni Ate Yani ngayon? Sa audio, siya po yung ating audio director. At maraming salamat din sa Team Solution. Isa na naman pong edisyon ng programa ngayong linggong ito ang inyo pong napanood. And magbabalik po tayo next week para sa isa na naman pong napakagandang mga serye na ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong afternoon gig, Solution, Your Afternoon Devotions with me, Laverne D. At bilang pagtatapos, narito po ang sinasabi ng 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Kaya kaibigan, thank you so much for joining me at advance, happy weekend, at makita-kits po tayo muli Tuesday dito yan sa Solution, Your Afternoon Devotions with Laverne D. Bye!